Konsultasyon sa civil society organizations ng Pasig ang isa pa sa mga naging daan para mas mapag-aralan ang alokasyon sa budget ng lungsod. Ayon sa Committee Chairman ng Human Settlement and Urban Development, ng Transportasyon at ng Non-Government Organization na si Councilor Kin Cruz sa aprobadong 15 billion budget sa Pasig sa taong 2023, ilang mga programa sa pabahay at pagsasaayos ng trapiko ang tututukan. Umiikot ako kasi kailangan rin ng konsultasyon dun sa labas. Meron kami mga isinagawa ng mga consultation sa CSO, sa RIDTO isinagawa kung saan tinitingnan yung budget. Hindi lamang proposal ng mga department head, kundi proposal rin ng mga CSO. Kasi at the end of the day, yun yung gusto natin eh. Kung babasahin natin yung vision ng Pasig City ngayon, nakatungtong siya dun sa participatory good governance. At itong participatory good governance ay walang saysay kung hindi natin kukonsultahin yung mga tao. Yun yung mga hindi natin nakita sa loob ng session hall na to. Hindi natin nakita kung paano nag-prepare yung mga local special bodies. Hindi natin nakita kung paano nag-prepare yung mga department head at mga kawani ng ating City Hall. Hindi natin nakita kung paano kinonsulta yung CSO. Yun ho yung mga hindi natin nakita sa loob ng session hall na isinagawa ho dito sa prosesong to. Gaya ng sinabi ko kanina, ang budget na to ay budget ng taong bayan. Hindi lamang ang City Council lang gumawa, kundi budget ito na pinagtulungan ng mga department heads at kawani ng City Hall, CSO, at syempre yung pagkukonsulta sa mga tao. Sa pabahay, sa loob ng 3 taon, wala hong naita yung pabahay. With Mayor Bico, Vice Mayor Dudut at sa new sets ng mga konsehal, masisigurado ko kung may maitatayo na ho tayong pabahay ho ngayon. Hindi ho basta-basta ang pabahay na palakasan, kundi pabahay doon sa mga nangangailangan. Tinitingnan rin natin yung mga iba-ibang options ng pagpoprotekta sa mga katiyakan ng patungkol sa lupa, demolition, yung mga ganyang aspeto para maging makatao at the same time umiikot pa rin doon sa rule of law. Sa committee naman ng transportation, tinitingnan natin yung ibang aspeto ng transportasyon. Hindi lamang nakakonsentrate sa usapin ng kotse, kundi mga public transportation natin, even yung river ferry natin, tinitingnan na natin ngayon. Yan yung mga options natin na hindi tinitingnan eh. Ngayon at least meron ng mga multimodal proposal patungkol sa transportation. Magiging mabigat ang trapiko natin sa loob ng 6 na taon, pero at least tinitingnan natin yung mga mekanismo para mapagaang yung kalunsuran. Idinagdag din ng konsehal na ang 11th Sangguniang Panglungsod ay bukas sa mga puna at suhestyon ng mga Pasigenyo. As of now naman, masaya ako na naging parte ng 11th Sanggunian. At bantayan niyo ho kami. Sabihan niyo ho kami kung meron ho kaming maling ginagawa. Yan ho ang maganda ho sa atin ngayon. Maganda rin ho na niri-remind niyo kami kung hindi ho kami kumikilos. Pero as of now, ini-insure ko sa inyo na ang sisipag ho ng mga konsehal ho natin, nakakaya hong hindi magtrabaho kasama si Mayor Bico at si Vice Dodot. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.